Manuel at Brosas, putata kay Secretary Rex Gatchalian sa budget briefing sa Kamara para sa DSWD. Humirit kasi itong si Manuel about rebel returnees na alam naman nating pinag-iinitan nilang Makabayan Black at sinasabing may mga peke daw at pinapalabas lang na rebel returnees. At ito namang si Brosas ay sa topic ng 4-piece naman bumanat. Bakit daw binabawasan pa ang nasa listahan ng mga 4-piece beneficiaries? Gayong mas tumataas naman daw ang bilang ng mga mahihirap. Sapul naman sila sa derechahang buwelta sa kanila ni Secretary Rex. Narito ating panoorin at komentuhan. Yung bulto ng mga assistance programs para sa mga former rebel surrenderees. I'd like to ask Madam Chair, for 2022, magkano po ang allotment for all these programs sa GAA at magkano na yung nagastos noong 2022? Asahan mo na yung gustong patunguhan yung tanong na yan ni Manuel. May pahand gesture pa siya while mentioning rebel returnees. It goes to show lang na hindi siya naniniwala na mga rebel returnees talaga ang mga yun. Kaya may catch yan, bakit niya tinatanong kung magkano ang mga benefits ng DSWD para sa kanila? Let me contextualize the answer. There are two types. Meron ho yung mga what they call decommissioning grants that are given. And those come from the OPAPRU and they are just downloaded to the department because we have the boots on the ground. That can be located in the GAA provision of the OPAPRU. Pero ang nasa amin po are the reintegration, other support measures after they are given the grants. What happens next? So sa amin ho, meron kaming specialized program na sustainable livelihood program na under the PAMANA program. When it comes to reintegration, they're all spread across the different programs of the department. Meron ho tayong matatagpuan tulad ng sinabi ko kanina na nasa Kalahi Seeds. Meron ho tayong matatagpuan sa Sustainable Livelihood Program. Meron din ho tayong naka-lodge sa mismong Project Management Bureau when it comes to social protection. So these are the components or the tracks. And in fact, even in disaster management, funds are set aside for these former, these vulnerable or conflict areas. For the Sustainable Livelihood Program, there's a track for our former combatants, rather. For 2022, the financial allocation is 256,164,956. For 2023, for the same SLP program, it has been allocated 312,070 million. So ito yung sa track natin in providing sustainable livelihood for our communities or individuals who used to be former combatants. For 2024, Madam Chair, magkano ang proposed budget for the SLP? SLP, Madam Chair, let me qualify. SLP as a whole or SLP po that pertains to this segment? I'm pertaining po dun sa SLP for the former rebels or yung mga rebel surrenderees. For this particular track for 2024, it's 223,752,040. Talagang parang asim-asim si Manuel na banggitin ang mga words na former rebels. May naaalala kaya siya? Anyways, pansin nyo ba, panaysigaw sila ng peace talks. Pero nung binigyan na ng gobyerno ng mga benepisyo at grants, ang mga sumusurrender, parang hindi na bumalik sa dati nilang gawi, bakit parang ayaw naman nilang Makabayan Black? Sorry, Madam Chair, can I ask that to be repeated? For the Sustainable Livelihood Program for 2024, for the former combatants, it's at 223,725,040. Okay. Madam Chair, I'd like to ask also, dahil ang SLP ay isa lamang dun sa maraming programs in line with the EO70 or in coordination sa NTF-LCAC. Nandiyan din yung PAMANA, Kalahi Seeds, SLP, pati yung meron pa pati Cash for Work, etc. No, Madam Chair, hingin ko na lang po sa data request sa DSWD. Lahat po ng yon, magkano yung budget from 2022
until yung proposal po for 2024. Tapos magkano din yung nagastos from out of the total budget allotted for those. Madam Chair, we department will gladly furnish the good congressman the data that's disaggregated for SLP and all those sub-programs pertaining to former combatants. Yeah. Madam Chair, for ito lang po, specifically for 2023, kasi nasa Memorandum Circular number 2, series of 2022 ng DSWD na dapat ay merong monthly reports from the regional counterparts. So, meron po ba tayong ganitong compilation ng mga monthly reports ng pagkaka-implement ng ganitong mga programs? As in all programs, there will always be reports, lalo na yung terminal reports, and we will gladly also, Madam Chair, furnish the good congressman the reports pertaining to these programs that he has mentioned na nakatuon sa mga former combatants po natin. Yes, our office and of course, yung committee, Madam Chair, would be glad to receive copies of those. Ang next question ko po, Madam Chair, ano po ang naging mga hakbang ng ahensya para ma-resolving usapin ng pagkakaroon kasi ng mga hindi naman talaga totoong surrenderies doon sa listahan, in particular sa ECLIP tsaka sa livelihood settlement grants? Dahil po, ito naman ay part ng COA report noong 2020 na may mga listahan talaga na hindi verified, hindi ma-confirm kung totoo bang mga rebels yung mga iyon. Ayon sa kanya, hindi daw ma-verify. Pero sinasabi niya na niya agad na may mga hindi daw totoo o peke na nasa listahan. Ano ba talaga? Hindi ba pag nagsusurrender yan o nauhuli, sinusurrender nila ang mga armas nila sa ating kasundaluhan? Hindi pa ba proof yun? Ano yun? Feel lang nila na magdala ng ganong armas sa bundok? So, as part of improving the process or pagtitiyak natin na nagagamit talaga ng maayos yung pondo, ano po yung mga naging internal na pag-aayos ng DSWD? Let me just clarify that the list of these former combatants do not come from the department but rather come from OPAPRU and the and LCAC, depending on which program. The department has no way of verifying it again and again because we don't have that technical expertise. That is not our mandate and it is not in our jurisdiction. We rely on these specialized agencies to give us, we would assume regularity in the list that they give us because we would assume that they have the data and that they have gone through the vetting process. Ang sa amin lang po is to make sure that we do the payout, we do the support programs, and we do the case management after. Madam Chair, I would strongly suggest to DSWD na hindi po mag-presume ng regularity given nga po na multiple instances nang nakita na hindi po talaga reliable yung mga listahan. Kahit po random sampling, no? Ako may background po ako sa math, I think pwede ko ma-suggest yun, mag-conduct ng random sampling ang DSWD para man lang ma-check natin yung listahan. Would DSWD be willing to take on such suggestion? Madam Chair, that is something that we will look into, but off the bat, we don't have the technical expertise nor the know-how to go about such. Our social workers are tasked to do the post rather than the pre, and for us to go about doing that will be saddling our social workers with more work that is beyond them already. Kaya nga, bakit kayo susunod yun sa suggestion ni Manuel? Eh, hindi nasakop ng mandato ng DSWD. Bakit hindi kaya NTF-LK kang utusan ni Manuel na gawin yan? Ay lagi nga pala silang supalpal dun, lalo na sa bagong vice chair ng NTF-LK na si VP Sara. But rest assured, we will look into it. We will talk to the partner agencies. Take it up with them to see the severity of this notion. But just as a footnote though, the department would always take a position of regularity given that we all work from the executive department. And for us to start questioning the validity of their reports will cause friction among the departments. More so that, again, they have the technical expertise and we do not have the technical expertise. Kami naman po ang departamento na marunong rin umamin kung hindi namin alam at hindi namin kaya kesa po magmagaling kami sa isang bagay na hindi namin kaya naman. Madam Chair, to end the topic, ano, dahil nga napatunayan na
meron talagang mga pinapalitaw na rebelde di umano, pero hindi naman, at gawa-gawa Photoshop pa ng mga picture. And dahil budget po ng DSWD ang pinag-uusapan, the agency should ensure na nagagamit wisely yung pera para talaga sa mga intended na beneficiaries. Sana nga ipakita yan ni Manuel yung sinasabi niyang Photoshop daw at gawa-gawa ng mga surrenderies. Nang makita naman natin, di ba, kung totoo talaga na meron. Now, and Madam Chair, parang kasi actually yung listahan ng three matagal naman na nating pinag-uusapan, di ba, 5.59 million ang bilang ng mahihirap na Pilipino ngayon. So hindi naman talaga siya, kung 4.4 pa rin yung 4Ps, under the 4Ps, kung ano pa rin yung dati, no? Bakit tayo nagbabawas? Parang di ba, ang hirap isipin na nagbabawas ka samantalang papataas ng papataas ang bilang ng mahihirap mo. Madam Chair, to answer that question, whenever somebody graduates, there are various reasons. Meron hong natural attrition based on the law, 7 years. There are some na talagang naaalis sa programa dahil hindi sumusunod sa conditionalities. Pero kapag nag-aalis po tayo, pinapalitan rin po natin yon. We have an existing database of waitlisted families who are needing to go into the program. The precisely po that there are exit mechanisms to the program para naman ho maka-accommodate ho tayo ng mga iba pang pamilya na maaring nangangailangan po. But just the same, right now there is a moratorium. The National Steering Advisory Council of the 4Ps all agreed, it's an inter-agency council, all agreed na i-moratorium muna natin, and we use the SWDI to really capture once and for all the essence of poverty post-COVID. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I will be waiting for the list, no? Sana meron tayong malinis na list. By, yun naman ang sinabi ninyo, by the end of September ay magkakaroon tayo. Madam Chair, unfortunately, I am not sure. Let me check if I can give you the list na may mga pangalan because of data privacy laws. Can you give me at least yung mga nag-graduate na sinasabi ninyo and the reasons para doon, Madam Chair? Let me just check on the... if we are allowed to give individual members a list. But remember, meron hong oversight naman ho ang Congress in this law. And we will make sure that we comply with the oversight of that committee that oversees the program. We are mandated in the law to provide Congress annual reports or semi-annual reports to make sure that we appraise them on the progress of the program. Madam Chair, maybe I can... kindly indulge the good congressman to work through that committee so that she can get the necessary documentation that she needs. Except that the only reason why, but let me check again with the legal department if this will be covered by the data privacy, because giving out individual information, even of graduates, might not be allowed on a individual request. But as Congress as a whole, we will make sure that we provide Congress with all the necessary reports detailed. Sapul nga itong si Brosas. Pinagpipilitan pa kasi ang gusto. Data privacy law nga, di ba? Buong Congress dapat as a whole ang pwedeng manghingi niyan at hindi pag gusto niya lang o nilang makabayan block. At saka bakit mo kayo questionin ang mandato ng DSWD sa pagtatanggal sa listahan kung talagang hindi na qualified sa 4Ps? Para nga naman, di ba, maibigay sa mas deserving na makatanggap nito at totoong kapos sa buhay. Kayo mga kaibigan, sa palagay nyo dito, maaari lamang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba at huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.